pista ng Itim na Nazareno ng Quiapo, hindi lang pala pagpapahid ng panyo o paghawak sa lubid ang nakapagbibigay ng lunas o swerte sa mga deboto. Pati pala paggupit ng buhok nito para ihalo sa langis o para ipitin sa pulang tela na pwede raw maging agimat. Pinaniniwala ang buhok daw ng Nazareno ang ginawang kwintas. Buhok din ng Nazareno ang nakabalot sa tela. At sinturon. Isama pa ang medalyong krus na gawa sa bakal. Dinasalang kahoy pati antigong kwintas. Lahat ng ito, mga anting-anting daw ng mga namamanata sa Itim na Nazareno. At lumalakas daw ang kapangyarihan at talab ng mga ito tuwing pista ng Itim na Puon. Nitong Webes, katulad ng inasahan, umalon na naman ang dagat ng tao sa Maynila para sa taunang traslasyon. Natapakan po yung ulo ko ng sipa ng tatlong beses siguro, kaya po ako nag-blackout. Minalya kami ng mga tao, pero kahit paano nagsaya po, nakita ko po yung sarili. Pero hindi lahat ng deboto hangad daw na makalapit sa karosa o andas. Pakay ng ilan, mapasakamay ang nahuhulog daw na buhok ng Itim na Nazareno na ginagawa nilang agimat. Nakasandal daw si Ruel sa andas noong 2017. At swinerte raw siyang makahawak at makabunot ang buhok ng Puon. Nung nasa translasyon kami, sa pag-aagawa ng mga tao, nalalaglag yung buhok ng Nazareno sa pagpapahid din ng mga tuwalya. Yun yung pinag-uuna-unahan namin makuha. Swerte ako nakakuha ng buhok. Yung buhok, kailangan kong ibigay sa iba kasi kapag pinagkakaloob mo rin sa iba, mas lalong lumalakas ang bisa nito. Pero nagtira raw siya ng tatlong hibla nito. Ang isa, ipinalaman niya sa piraso ng bao at ginawang kwintas. Ang ikalawang hibla, ipinasok sa tube at itinali sa kanyang bewang. Ang pangatlo, ibinalot sa telang pula at inilagay sa kanyang pitaka. Talaga naman meron siyang depensa na ginagawa sa akin. Kasi unang-una kapag manggagamot ka, ang unang-unang kailangan depensaan mo yung sarili mo. Para hindi kami pasukin ng kung ano man na meron doon sa katawan ng tao gaya ng mga elemento. Kinalaunan, sumapi si Ruel sa isang samahan ng mga antingero o yung mga nagtitinda ng anting-anting sa Quiapo na meron ding kanya-kanyang koleksyon ng mga agimat. Halos lahat ng mga gamit ko pero nandiyan dyan. Hanggang sa umabot po ko hanggang dito na, hanggang loob. Ito po ay mga libretang luno. Pag ito'y nahawakan natin, ito'y nagtagusan po sa bawat mga daliri. Ito po ay tinatawag na original na panggagamot. Totoo to, dasal ng mga panggagamot. Protection sa katawan. Depensa belt. Meron din akong buhok ng Nazareno. Nakatago lang siya sa bahay. Iba yung pakiramdam. Parang pakiramdam mo para may nakatingin sa'yo. Parang pakiramdam mo may nakasunod sa'yo na matanda. Itinuturing ni Lynn na pampaswerte ang hibla raw ng buhok ng Puon na bigay pa raw sa kanya ng isang tigasimbahan. Kung ang dulo lang ng damit niya mahawakan mo, malaking himala na. Bira kasi mabigyan ng ganun. Matapos dasalan, inilagay sa altar. Inilagay ko po siya doon sa telang green. Kasi po para sa akin ang telang green sa negosyo, sa pera. At para hindi raw mawala ang bisa nito, ang hibla ng buhok, bawal na bawal daw makita ng ibang tao. Kaya hindi rin namin maipakita ito sa inyo. Piling mo, hihina po yung biyaya po. Hindi naman po siguro. Para sa akin, ano eh. Sa akin lang talaga. Utang na loob nga raw niya sa itinagong hibla ng buhok ng Puon ang magandang kalusugan ng kanyang pamilya. Para di kami magkasakit. Lalo nga maging matatako yung anak ko sumula nung natanggap ko yun. Pati nga raw tindahan niya ng mga anting-anting sa Quiapo. Kumikita. Nakakaraos. Taon-taon po maganda po yung pasok sa amin. Pero kung ang isa sa pinakamatandang miyembro ng Hijos del Nazareno Central o yung mga pumapasan sa Itim na Puong Nazareno na si Mang Eugenio ang tatanungin, imposibleng buhok daw talaga ng Nazareno ang mga sinasabing anting-anting dahil kapag nagpapalit daw ng wig ang Puon, kanila itong sinusunog. Kung sasabihin na may manghingi, maraman na iba,
sa dami nilang hingi, baka nakalbo na Nazareno. Hindi mo naman kakalbohin yung Nazareno kasi yung inaantay mo lang naman doon, yung malalaglag, yung aksidenteng malalaglag mula sa buhok na Nazareno. Ang simbahan naman ay iniiwasan ng mga ganitong bagay dahil definitely fanaticism ito eh. Ang buhok ng Nazareno ay hindi na ginugumpit at ipinamimigay para gawing swerte ng buhay. Kasi ang swerte naman natin talaga ay nakaano sa biyaya ng Diyos. Si Joseph naman, ang itinuturing na anting-anting, ang t-shirt niyang ito na kailanman hindi raw niya pinalalabhan at isinusuot niya lang tuwing pista ng Nazareno. 13 years to be exact, hindi ko na siya nilalaban. Pag secret ang isang bagay, hindi mo na sasabihin kung malinis o marumi yan. Ang pinag-usapan niyan kung gaano kasagrado yung bagay na yan. Pagmamalaki pa ni Joseph, huwag mandiri dahil wala raw itong amoy. Taon-taon din daw niya itong pinapaimprentahan ng mukha ng itim na puon. Itong damit ko na to, pag-imat ko kasi hirap talaga magkaanak yung asawa ko. Inabot na kami ng 2008, wala pa kaming anak ng asawa ko. Nagkasama kami ng kaibigan ko na pumunta doon sa nung araw na yun ng pista ng Nazareno. Doon ko hinaling yung anak namin na si Kendra Gabriel. Taon-taon ko talagang pinapasalamatan sa kanya na nagkaroon kami ng anak na ano, kahit papaano matalino, mabait. Araw-araw, dagsa ang mga nais magpagamot sa bahay na ito sa Tanzac, Cavite. Kung saan naroon ang faith healer na si Nick Banayo. Mula sa mga pasyenteng di umano, nakulam at nabarang. Hanggang sa mga may malulubhang karamdaman. Pagamot ko si nanay kasi laging bumabalik yung mga sakit ko niya. Isa sa ipinamimigay niyang libre sa kanyang mga pasyente, ang St. Benedict's Medallion na nabili raw niya sa paligid ng Quiapo Church. Mabisa raw ang mga ito, pamproteksyon sa mga demonyo. Binubuhay din daw niya ito sa pamagitan ng mga orasyon at dasal na nasa wikang Latin. Ingatan mo yan, ha? Opo. Pero ang pinaka-iniingat-ingatan daw ni Nick ang kanyang agimat na kung tawagin niya, Santo Kristong Baliktaran. 8 taon na raw itong gamit ni Nick na ipinasa daw sa kanya ng kapwa niya manggagamot na si Bantugan. Ang sabi niya po sa akin, ako daw ay anak niya sa espiritual. At ako daw ang dapat magmana nung kakayanan niya. Ang mga anting-anting daw niyang ito, hindi lang niya inilalapit sa katawan ng may sakit o may sapi. Mapaghimala rin daw ang mga ito dahil minsan na rin siya nitong iniligtas sa bingit ng kamatayan. May tumigil sa harap ko na puting multicab. Pagbukas ng bintana, pinaputukan ako, 3 putok. Wala namang tumama sa katawan ko, nakatakbo pa rin naman ako. Ginabayan din ako ng Panginoon, siyempre. Gayunman, batid ni Nick na hindi lahat naniniwala sa bisa nito. Isang word lang, respeto. Kasi kaming mga albularyo ay para lang dun sa mga naniniwala sa amin. Sa totoo lang, hindi naman dahil sa mga medalyon kaya sila gumagaling. Pero sa tingin ko dyan, dahil sa paniniwala nila. Bago kasi dumating ang mga Kastila, no, naniniwala ang ating mga ninuno noon sa mga anito. At makapangyarihan ito na kapag itong espiritong ito ay pumasok sa katawan mo, mabibigyan ka ng lakas. Kaya naging tradisyon na rin sa atin yung anting-anting, no, na humihingi sila, nagdadasal sila, at maipasa sa kanila yung mga kapangyarihan na yon. Maganda yung pananampalataya. Yung faith na umaasa ka sa poong Nazareno. Pero dapat hanggang dyan lang. Ganoong paanting-anting, hindi yon itotolerate ng simbahan. Kontra yon sa nais iparating ng simbahan tungkol sa tamang pagpapahayag ng pananampalataya. Saan nga ba dapat humugot ng lakas at kapangyarihan? Sa anting-anting o mga agimat o sa ating pananampalataya? Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.